resident yung rito? Hindi taga rito. Hindi naman taga rito yan. Madayo, ang problema dyan, madayo sila rito, makikiparking, alam mo, sila. Oo. Ang galit na yung harang ko. Ah, ganun. Okay. Oh, may harang ako rin yun. Ang ano. Tapos ko kasi, ilan yun, lima yun. Lima, ano? Oo, may galit na yung harang ko. Eh, parang yan, expander na yan. Ah, kasi mukha na yan. So, itong pati yung expander. Taga sisa. Kailangan nila dito. Gabi nila pang basura yung ilalim. Oo, yung ilalim. Puro basura yan. Iiwan na lang. Iiwan na lang nila. Nakabuyang-yang. Kaya nga, kita mo, di ba? Puro ano ko. Pinatuto pati Mayora, di ba? Dito ngayon tayo sa Ibarra Street corner. Laurentino Street, ito isang Toyota Vios ang nakaparada rito. At okay, isang barangay complaint tong pinaklamp dito. Sa kayo makikita natin yung sa kabila yung Montero. Secondary road po ang Ibarra Street. Kagaya ito, pagka mayroong mga complain ng barangay, tinatawag ang attention ng team leader dito, ang clamping team, at pupuntahan po yung area. Okay, ito meron ng clamp number 146, at saka yung isang Montero din dito. Ito meron na rin clamp number 0019. Siguro ito ha, tinawag ng barangay dito kasi nga masyado nang matagal ang pagkakaparada nito at hindi inaalis yung sasakyan dito. Ayun, mayroon na rin notice yung Vios. So, parehas na. Pati yung Montero mayroon na rin. Ayun, si chairman yung nakakulay itim. Nandito rin siya sa ating operation. Habang meron siya mga pinapaklamp dito, ito, ipupuntahan pa rito. Okay, ito si chairman. Walang aking clamp? Okay, puntahan natin yung tinuturo niya nga ika-clamp dito. So ito, isang jeep din na biyayang Espanya Blooming Treat. Hindi, kasama itong puti. Clamp number 240. Okay, saka kasama rin itong isang Montero dito. So, bali, apat na sasakyan yung pinaklamp dito ni chairman. One, two, two. Clamp number 122. Okay, ito may notice na rin yung isang Montero at saka yung jeep dito. Ayun, lalagyan na rin ng notice. Ulitin ko po, no? Secondary road ang kahabaan ng Ibarra Street. Hindi po tayo nagkaklam basta-basta rito. Pagka meron na pong tawag o complain ng barangay dito, saka lang tayo nga pupunta rito. Tinatawagan po yung ating team leader dito at yung chairman na nakakasakop dito sa area na to. Kagaya kanina, nakita nyo si chairman. Sila nakaparada dyan. Ang nangyayadang puro basura.
ano, di ba ano ngayon, di ba puro road building kaya ano, green up live. Ayun, so ganoon pala. Ano na tsaka gumawa, hindi, magpapunta pa ako rito. Sige, wala naman ako. Kasi ako naman nagpapaklam. Diyan yung mga resident yung rito? Hindi naman taga rito yan. Ang problema dyan, dadayo sila rito, makikiparking, alam mo sila. Ang galit na yung harang ko. Ah, ganun. Okay. May harang ako na sila ko eh. Ginagawa nila, tatanggalin yung harang. O so, nakuha to rin yung MNB ka rin ng baga. Ang harang ko, nilang rito. Nakuha na yung MNB. Ginagamit ko yun naman yun, pang ano. Ilan yun? Lima yun? Lima? Anin? Oo, may peso to. So, hindi pala taga rito itong mga pumaparada rito. Yun nga, tapos iiwan yung sasakyan ng mga ilang araw dito. Tapos makikita yung pinag-iwanan nila, puro basura yung ilalim. Itay lang kami rito ng ayun, gusto ni chairman dito, malinis yung kanyang nasa asakupan. Kaya yung truck ng basura dito, yung mga may mga kalat na mga kahoy-kahoy dyan. Ayun, ano niya doon sa may truck ng Lionel. Pinapradahan nila ito. At ang kanila yung harang ko. Para yan, expander na yan. Ito kasi mukha yan. So, itong pati yung expander. Taga sisa. So, kailangan nila dito. Gabi nila pagkinan ko. Ginagawa ng baso na. So, hindi taga rito. Dito lang pumapark niya. Oo, pumapark dito. Para kala mo, masiga pa. Tatanggalin yung harang ko. Okay. Tama ba yun? Tatanggalin yung harang. Tapos, paano yan, Che? Iniiwan nila ng mga ilang araw yan, ganun? Magdamag. Magdamag. Nisa, tatlong araw na dito. Hindi ka mag-release. Tapos pag alis, tambak ng basura yung ilalim. Oo, yung ilalim. Puro basura yan. Iiwan na lang. Iiwan na lang nila. Nakabuyang-yang. Kaya nga, pito mo, di ba? Puro ano ko. Pinatutupad yung Mayora, di ba? Yes. Clean up drive. Yung clean up drive ko, punong-puno ng basura. Nilagyan ko ng harang yan, pre. Binakalan ito. Ito, Che, ito. Ayan, binakalan ko na yan, oh. Para hindi lang tapulan ng basura o hindi hindi lagyan ng kung ano-anong mga kalat. So yun, kita naman natin yung sinasabi ni Chairman dito. Pakita ko lang siya. So ito, yung sinasabi niya rito, yung may mga tanim na yan. Kaya niya hinarangan niya kasi ginagawa nga raw tapunan ng basura. So para hindi tapunan, nilagyan niya ng harang. Kasi nga yung mga ibang kababayan natin dito, yun nga, walang ang pakundangan, bigla na lang tatambakan ng mga basura doon sa gilid. Dahan na. Oo. Kung ito nila, kasi hindi sila taga rito, hindi sila nape-permisyo. Oo. Gano'n. Ano, parang may dumi na lang. Oo nga, may kalat na naman doon siya sa ilalim. No? 20 years na pinalilinis ko yan. May ginagawa na naman nila, pinaparadaan, tama pa yun. Pero yan, Che, pagka pumarada ba sa inyo, tumitimbre o nagpapaalam? Wala, paalam. Wala, ano, niha-niho, wala sila. Oo. Wala sila pa kailan. Kaya ngayon, pinaklam ko na sa inyo. Oo. Kasi nga, galwisa sa barangay. Pati ba dito, Che, kagaya yung mga jeep na nakaparada dyan? Yung iba dyan, kasi walang ano, yung jeep, di ba? Oo. Oo. Eh, kawawa naman yung ano, kung tambayan ng Maglanakaw, o kaya holdupper, di ba? Pwede yung taguan yung jeep. Kaya Pero yung mga driver niyan, Jen, sabihan nyo naman. Sinabihan ko na yan. Sabi ko, huwag kayo pumarada dyan. Matagal na, taon na yun. Paulit-ulit na lang. Kaya nakakabwisit. Kaya pinaklam ko na sila. Okay. Sige. Diba? At least alam nila na meron silang naabisuhan nyo sila. Sinabihan ko talaga. Sinabihan ko. Okay. Matitigas talaga ang mukha. Tama lang yun para madisiplina. Paano natin, hindi natin nga action ng ganito to. Gagawin na lang tayong laruan ng chairman. Apo, tama po yun, tama po yun. At least, nakita naman natin, maganda naman yung pamamalakad nyo rito. Gusto nyo maging malinis yung barangay. Pati aso, oh. Hindi, gito mo na, aso sa akin, oh, sabay kayo. Yes, apo, nakikita naman natin. No? Kasi in-rate lang yung malinis sa malaking bahay. Araw-araw daw, ginawa ng Diyos, may tayo yung harapan nila. Siyempre, pag yung tayo ng aso, may ano yan, pare.
may sakit na dulot yan pag nakapakot. Ay, yes, opo. Madadala mo sa bahay mo. Eh, kawawa na. Saka dapat responsible ka pagka may alaga kang mga ganyan. Aso o pusa, dapat responsible para hindi pakalat-kalat kasi yung dumi nga niyan. Tapos pagka ano, nagkalat. Pasok sa bahay. Pag napasok mo sa bahay, magkakasakit yung anak mo. Yes, opo. Anak sawa mo. Diba? Tama, tama po yun, Je. So maganda naman yung maganda naman yung ginagawa nyo rito para din naman sa mga nasasakupan nyo rito. Oo. Para kalinisan, kaayusan, saka disiplina. Hindi, sinerte na ako ng bagya kasi ang tagal ko nang nawala yung number ng ano, ng City Pound. Nireklamo na nga ako kay Nilisa Sabuel. Wala raw ko yung na-action. Kakontay nyo lang. Eh, ngayon ko lang nga po yung ano, number ng June, taga ano, City Pound. Taga City Pound, okay. Ayun, yung City Pound ba, Che, araw-araw na yan na umiikot sa inyo rito? May request. May request din. May request. Okay. Hindi, at least kahit pa paano kagaya niya na yung mga nakakalat ng mga aso, lalo na kung hindi nasaksakan ng rabies yan, mas delikado pa. Delikado yan. Oo. Kasi buti ng buti kung makukuha nila yan. Kunwari, pare, nakakalat ng aso, ang gagawin, bahala na sila ulang sila. Oo. Oh, dapat responsible ka pag may alaga ka. Kasi pag nakakagat yan, eh, na nga, may abala rin niya kahit papano. Gastos. Gastos. Sige. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. At least, yan, na-actionan yung clamp na yan, na-clamp na sila. Actually, hindi lang naman, no? Kahapon din, galing kami sa mga ibang barangay. Ganun din, kasama namin si Chairman Melendez. O, ganun din, sa area niya, dami niya rin pinaklamp doon. Yung mga hindi nakikipag-cooperate na basta na lang mag-iiwan ang sasakyan doon, pero ang bahay nila layo-layo ron sa ibang barangay pa. Ano, biro mo dito sa Ibarra, ang bahay nila sa Sisa. Oo, doon pa, ibang barangay na. Ibang barangay pa. Sila pakarado rin sa barangay. Kaya nga. Samantalang parati ang palinis ng palinis, sabi nga ng Mayora, kailangan clean up right. Yes, opo. Tama. Every Friday na yun. Tama po yun, tama po yun. At least nakikita nila gumagalaw ang barangay. Oo. Sige. Che, salamat po, okay. Che. Sir, okay, salamat. Okay. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo, mga kabayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay!